Lord be with you. And with your spirit. We commemorate St. Peter Damian, Bishop and Doctor of the Church, promoter of religious life. Coming together as God's Father, we come to this as Lord for pardon and sin. I confess, Lord, my God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts and in my words, and what I have done, and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask, blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Grant we pray, Almighty God, that you may follow the teachings and example of the Bishop St. Peter Damian, that putting none before Christ and always ardent in the service of your church, we may be led to the joys of eternal life through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thank you.
Tayo ang kaming
pinakamahalaga. Well, bahagi yun ang paginilan natin na ipinapahayag ng Jesus. Hindi niya tayo minamahal, gawa naman tayong halaga. Tayo'y nagkaroon ng halaga kasi minamahal niya tayo. Kasi kuminsan po yung pag-aisip ng tao, mamahalin ka kasi may halaga ka. Kung wala kang halaga, hindi ka na mamahalin. Kaya kapag wala ka ng kwenta, iiwanan ka na. Kasi yung pagmamahal, nakasalayo lamang sa halaga. Pero, yung sabihin nyo, mayroon kang halaga kasi kung you interpreted it to words. No? Halaga because you have the price, you have a value. Pangalawang halaga ay mahalaga ka kahit na wala kang pakinabang. Ang mahalaga ay mahalaga ka. Pero yun ay nais natin na i-interpret as pagmamahal, hindi na halaga. Yung halaga mo ay hindi nakabase kung ano yung mayroon ka at kung ano ang magagawa mo. Ang halaga sa pagkat minahal ka. Yun yung nais na ituro na Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga, kung yun ay maging bahagi na ng ating pag-iusap, hindi na dapat pag-usapan kung sino ang pinakamahalag, meron may halaga. Kasi ang mahalaga lang ang ilin, pagmamahal. Katulad nga po ng bagayan ng kahapon, yung pinakamahalaga ay ang pagmamahal. Yun lamang ang pinakamahalaga. Kaya din po, kaya siguro yung hindi rin nila maintindihan, yung itinuro ni Jesus, tungkol doon kayo sa kanya kasi sabi na natin, yung pinakapuno, kung bakit niya hindi ipinaalam sa mga tao na kasama niya ang kanyang mga lagad, katuluan niya ang kanyang mga lagad. Ito yung ituturo sa kanyang mga lagad na ang anak ng tao na walang ibang kundi siya ay maghihirap, mamamatay, at sa pangatlong araw ay muling mabubuhay. Kasi sabi nga natin, yun ay hindi nila maintindihan. Katulad niya siguro ng pagkaunawa na ang baka ay mahalaga. Sinong panahon ni Jesus, ang baka ay walang halaga. Hindi pinipitan yan. Pati ang babae, nung panahon ni Jesus, hindi kasama sa bilang. Walang halaga. Pero ngayon, ginamit ni Jesus natin. Ang sino pang tumanggap sa batang ito, may halaga kayo ng bata. Kahit na wala ito naiambag sa lipunan ng kanyang binagalaw. Kasi nga po, yung halaga na pinagbabasihan natin ay hindi yung halaga na pinagbabasihan ng tao na ano, kung anong tayong ka at kung ano ang magagawa. Ang halaga ay sapagkat ikaw ay tao. Yun ang halaga. Kahit na ikaw ay baka. Kahit na ikaw ay baka. Well, sa atin ngayon, maliwanag sa atin, may halaga na ngayon ang baka. Pero kung tayo ay namumuhay, dalawang limang taon na nakalilipas, ay sabi na natin, yung kultura na binanggalawan ni Lenin, hindi ka binibilang. Hindi ka kabilang kasi bakit? Mata ka eh. You do not count. Hindi ka kasama. Wala ka pang status sa lipunan na binanggalawan. Pero yung binigay ng halimbawa na Jesus. Naalim, yung halaga. Yan ang buong kumisa, ito rin siguro, hindi maunawaan ng mga kapatid natin na
na anong sabi nga ay yung sabi nga ay sabi nung isa, hindi ko na mapangitin kung sino sa mga cabinet members. Drug addicts are not human. Medyo mabigat po yung salitang yun. Drug addicts are not human. Nagpanawa ni Jesus, yun ang niya tanggap. Children are not human. Bakit? Hindi ka binibilang yun. Hindi ka binibilang. Hindi ka kasama. Yun ang kaisipan ako. At makikita po natin na hanggang ngayon, ganun pa rin yung kaisipan ng iba. Kasi bakit? Bakit ganun? Wala ka na kasing kwenta. Hindi ka na napapakinabama. Na kamangalan mo, na lipunang ginagalawan mo, na mga tao na sa paligid mo, ang tawag mo niyan ay utilitarianism. May halaga ka lamang kapag may pakinama ako sa iyo. Yun ang halaga. Yung bahagi na ipinapahayag mo, Jesus, lahat ay mahalaga. Lahat ay mahalaga. Kahit mabaka. Kahit nagkalagaan. Kahit na ang babaeng mababa ang lipad. Lahat ay mahalaga. Kahit ikaw ay isang makasalanan, mahalaga. Kahit ikaw ay panamura, mahalaga. Yan ang bahagi ng pagtugon. Kanina, sabi ng kaibigan ko, nainis na kasi gawa nung nakita niya sa Facebook. Nag-post yung iglesia ni Cristo na yung iglesia na bibili ng pasuko kay po. Nakalagay din sa Facebook. Sabi ko, ba't ka nainis? Kasi ay sinasabi na yung Papa, tinatanggap yung pasuko. Sabi ko, walang problema sa atin yun eh. No? Kasi bakit? Tinatanggap natin lahat. Kasi yung mga iglesia ni Cristo, kapag hindi ka kasama, hindi ka tinatanggap. Sa atin walang problema yun. Walang question bakit. Tinatanggap natin. Tayo po yung pananampalataya na then assimilate. Kung tawagin natin ay tayong inclusivist, we include everyone, even the little child. Kaya, hindi tayo, kahit tayo na iglesia, kahit na iglesia ni Cristo, kahit tayo na iglesia ni Cristo, kaya natin pakiharapan. Kaya tayo kumulang doon, bakit? Eh, katulad ng sabi ni Jesus, you know, katulad ng bata, hindi kinikilala ng lipunan na ginagalawan ni Jesus. So, yun naman yung magiging papantayan ng ating pagkilos. Ang tawag na ng iba yun, ay ito yung taong wala masamang pinapali para sa kanya. Yun yung ibig sabihin ni Jesus. Ang sino mong tumanggap sa katulad ng isang bata ay tumanggap sa akin. So, siguro yun ang isa sa mga tulad, walang masamang pinapali. Kasi kahit na yung hininuturing ng iba na masamang tinapay, pag tinanggap mo yun, sino tinanggap mo? Si Jesus. Sa atin, kapag may tinanggap mo ngayon, walang bago ito, ngayon yun eh. Sikat ka lang kapag tinanggap mo ngayon. Pero yung tao lang kung saan ay walang kwenta, tinanggap mo, tinanggap mo si Jesus. Kaya yun yung kahulugan ng sinasabi na ang sino mang tumanggap ng kahit na isang maliit na bata ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsuko sa akin. Eh, yun yung bahagi ng aming pag-inila. Dapat po ay masamay tayo na rin. Walang masamang pinamay. Kahit nasabihin ng iba, yung tinapay na yun ay bulok na. No?
expired na. So, sa atin, wala. At yun yung hangon na ipinapapanin sa atin ang buong magkamahal. Nanawa ko ay maging bahagi ng ating pagkilos sa pagtulog namin sa biyaya na ipinapamanin ng buong magkamahal. At ito yung pinagbabasihan ng ating pananampalataya. Iyon ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga lagatiyan. Ang bagamat kung isang sabi na katulad din ng mga apostolos, hindi kapag. Mga apostolos na ito, hindi ba nila intindihan na si Jesus ay kinakailangan mag-ihirap, mamatay at muling mabuhay. Tayo, kapag hindi tayo marunong umunawa, kapag masamang tinapay, ay hindi rin natin maintindihan na si Jesus ay kinakailangan mag-ihirap, mamatay at muling mabuhay. Pagkatapos ng katong araw. Kaya ito yung hinahangad ko sa inyo sa araw na ito. Wala masamang tinapay. Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapinawa at Panginoon itong paghahamit sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayang nagpanyan. May ito sa ako pa yung bismillah in present of the feast day of Blessed Damian, Peter,
Be pleased to you, O God, for thought by him we do give ourselves entirely with grace. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Give up your hearts. We lift him up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and ever, to give you thanks, Lord, the Holy Father, Almighty, and the Lord God. Through Christ our Lord, for us on the festival of Saint Peter, you be your judge with joyous suit on his friend and her with himself out of his holy life. Teach her by his words of preaching and give her a shape in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as we love them, we acclaim. An eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance in your elect.
especially in the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, Saint Martin, and with all the saints of this constant intercession in your blessed spirit, life for unfailing them. May his sacrifice for the persecution and pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm your faith and charity of your people in church and earth with your servant Francis in Aventura, the honor of bishops, all the clergy and the entire people you have for your own. Listen graciously to the prayers of this family who were summoned before you. In your compassion and merciful Father, gather to yourself all your children and scatter to all the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, there we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, for whom you have bestowed in the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen. That we may understand the words Christ has given us. Anyone who accepts this child accepts me and the one who sent me.
Saint Martin, patron of the sea. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and know us quickly, with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spend your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine position to give us health of soul and body. Amen. Through Christ the teacher, O Lord, instruct those who feed with Christ the living bread, that at the feast day of Blessed Peter, you may learn your fruit and express it in words of charity. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the love and mercy of God. Thank you.